Okay, magandang gabi mga kapatid. Welcome sa ating live. Hindi dito naman muli si Brother Toto Rosales kasama niya ngayon. So, napaka-importante ng mga salita ng Diyos. Una sa lahat mga kapatid, ginawa ang sanlibutan, buong universo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sabi sa Colossians, lahat ng mga bagay ating nakikita, hindi nakikita, ay ginawa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na kung saan ginamit ng Ama upang mag-create sa lahat ng mga bagay na ating nakikita. So John chapter 1 verses 1 to 14, sabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Naging laman po ang salita na kasama ng Diyos, na kung saan ang salita ay Diyos mismo. Mga kapatid, ito yung ginamit ng Ama kung titingnan mo sa Genesis, nung create niya ang lahat ng mga bagay. Yung mga nababasa natin sa Bible, mga kapatid, totoo naman, hindi naman lahat salita ng Diyos eh. May salita ng hari dyan, may salita ng demonyo, may salita ng isang makasalanan, may salita ng kung ano-anong sino-sino mga tao. Pero ang Biblia ay tinawag ng mga salita ng Diyos sapagkat ang mga salita ng Diyos na nababanggit at binabanggit dyan ay siyang sumasakop, mas nagahari, sumasakop sa lahat ng ano bang salita na binanggit ng tao, na kung ano, kahit na demonyo pa, sapagkat ang salita ng Diyos ay higit pa sa kahit anong salita. So ang Biblia ay sinasabing Word of God. Doon ang focus eh, sa mga salita ng Diyos. Speaking of salita ng Diyos, huwag mong pagtawanan. Kasi marami kasi tayong mga, ang tawag rito eh, mga attitude, no? Basta ganito na ating usapan, gagamitan ng Biblia ang mga salita ng Diyos, para maliwala sa atin eh. Di ba? Pero pagka kung ano-ano ng pinag-usapan natin, kapastusan, negosyo, pera, ando doon yung interest natin. Darating ang time. Pag wala ka na sa libutan, harap ka na sa kamatayan, ito mga salita ng Diyos na hindi mo pinapansin, hindi mo pinapakinggan, para sa iyo kakornihan, para sa iyo baliwala, para sa iyo walang epekto sa buhay mo, ito rin yung haharap sa iyo sa panahon ng paghahatol. Mga kapatid, ngayon, siguro wala ka pang sakit, wala ka pang nararamdaman, wala ka pang problema, nasa iyo lahat. Pero ito ha, sinasabi ko lang sa inyo, hindi po kung ano, pero bilang paghahanda lang po sa sarili natin na kailangan bigyan natin pansin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Saka ikalawa, sabi rito sa Matthew chapter 24, verse 35, sabi rito, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. So, ang langit at ang lupa ay mawawala, ngunit ang kanyang mga salita ay kailanman ay mananatili at hindi mawawala, magpakailanman. Mananatili po yan. So, ganun yung, sana mabuksan yung spirit, isipan natin. Na ganun kahalaga ang mga salita ng Diyos. Kaya kahit kutsain mo man tayo, kahit wala kayong interes, ipagpatuloy lang pa lang natin, no? Ipagpatuloy lang natin ang pag-preach, ang pangangaral sa mga salita ng Diyos. Sabagat ito po ay kapangyarihan. Romans chapter 1 verse 16. Kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. So, kung ayaw mo maligtas, hindi huwag kang makinig, di ba? Ngayon, kung gusto mo ng kaligtasan, hindi makinig ka. Ngayon, kung babaliwalain mo ito, eh, problema mo na yan, di ba? Hindi problema ng mga salita ng Diyos yan. So, sana naman yung mga hinirang ng Panginoon, yung talagang may pag-ibig sa Diyos, huwag niyong gawin kakornehan to, mas korne ka. Gumagawa ka ng kasamaan, kabastusan, ang galing mo makinig ng kabastusan, ang galing mo makinig ng chismis, ang galing mo makinig na kung ano-anong mga kabulastugan, sabi nga sa Bisaya, pero pagsalita lang ng Diyos, ayaw mo na marinig. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Kasi may epekto eh, mga salita ng Diyos. Ayaw natin mabuking, di ba? Ayaw natin masaktan, ayaw natin ma-expose, ayaw natin mapigilan sa kung ano man ang nasa atin. Ayaw natin maging
guilty tayo sa harap ng Diyos, o di kaya ayaw nating magbago. Yun po yun. Pero yung sa mga salita ng Diyos na kung saan may nais din para sa atin, hindi natin binibigyan ng pansin. Yun naman yung totoo eh, di ba? Pero pagdating sa problema, pagdating sa kamatayan, nagihingalo ka na, may problema ka, saka ka pa kakapit. Saka mo pa siya mapapansin. Ganon ang tao sa harapan ng Diyos. Hindi naman lahat, pero ganon yung nature natin, di ba? Eh ngayon niya eh, hindi sa kung ano ha, kahit gano'n ka edukado, di ba? Pero pagka, halimbawa, dalawang tao andyan sa waiting shed, mag-uusap ng kabastusan, di ba ang buong kapitbahay, ilan ang lalapit? Magtatanong pa kung ano yun. Dalawang tao lang yan, darating ang 20, 30, 50 tao para makinilan sa chismis. Yun yun eh. Pero halimbawa, nagumpukan 10 tao, 20 tao, tapos merong isa na magpapahayag sa mga salita ng Diyos. Tell me, hindi ba't aalis? Sabihin mo sa akin, di ba aalis yung mga tao na yun? Marami ang aalis. Kasi para sa kanila, kakornihan, may threat eh. Bakit ganun ang tao? Sabagat itong mga salita ng Diyos, mga kapatid, eh, makapangyarihan. May epekto to sa tao. Hindi pa nga lang ngayon. Kaya, yun na nga. Dapat ipangaral, di ba? So, hindi na problema yan. Halimbawa sa pamilya natin, meron hindi nakikinig. Eh, problema mo na yan. Darating ang time, haharap ka rin dyan. Eh, importante lang na ipahayag natin ang ating mga salita, ang mga salita ng Diyos, upang maliwanagan at maintindihan natin ang kalooban ng Panginoon habang andito tayo sa lupa.